Ililista natin ang 10 hatchback na matipid sa gas dito sa Pilipinas. Kung nagka-canvas ka ng mga kotse na fuel efficient, ito ang video para sa'yo. Simulan natin yan sa number 10, Honda Brio. Ang Honda Brio ay ang panlaban ng Japanese car manufacturer pagdating sa mga hatchback na hinango mula sa disenyo ng Honda Fit, Jazz at City lineup. Una itong nilabas noong 2011 na pangkaraniwang binebenta sa merkado ng Southeast Asia at isa ito sa mga pinakamaliliit na kotse ng Honda na kasalukuyan nakikipagsabayan sa compact car segment ng ating bansa. Ang pangalang Brio ay isang Italian word na ang ibig sabihin ay kaakit-akit. Kaya naman marami ang na-attract sa modelong ito na nagsisimula sa presyong 680,000 pesos. Under the hood ay meron itong 1.2 liter iVTEC inline 4 petrol engine na kaya maglabas ng 89 horsepower at 110 newton meters ng torque na konektado sa isang 5-speed manual or automatic transmission. Ang city car na ito ay nagkaroon ng konting facelifts kumpara sa mga nauna nitong modelo kung saan meron na itong mas slim na headlights, mas agresibong bumper, at mas malinis na rear design finish. Ang interior naman ito ay hango sa modern style ng mobilyo dashboard, kung saan meron na rin itong power steering, air conditioning, power windows, automatic climate control, at airbags. Ilan pa sa key features ng sasakyang ito ay ang coil spring shock absorbers, McPherson strut front suspension, torsion beam rear suspension, front disc at rear drum brakes, R14 tires with covers, semi-digital instrument cluster, standard cup holders, integrated antenna, chrome grille at adjustable headlights. Kung usapang safety naman ay equipped na rin ito ng central locking, child safety locks, seatbelt warning, adjustable seats, engine check warning at anti-theft device. At syempre isa sa mga pinaka main selling point ng compact car na ito ay ang pinagmamalaki nitong average fuel consumption na abot ng 16.5 to 18.5 km per liter. Kaya naman highly recommended ito sa ating mga kababayang nagtitipid, lalo na sa mga biyahe sa loob ng syudad. Number 9, Toyota Wigo. Susunod sa ating listahan ay mula sa number 1 car manufacturer sa buong mundo. Mula ito sa company na Daihatsu na pinangalan ng Ayla mula pa noong 2013 kung saan na-acquire ito ng Toyota at binenta bilang Toyota Agya sa Indonesia, South Africa, Tunisia at Amerika. Bago ito binenta sa merkado ng Pilipinas, Sri Lanka, Brunei at Vietnam bilang Toyota Wigo. At meron itong estimated price na 578,000 pesos. Ang compact car na ito ay pinapaandar ng 1.0 liter gasoline engine with a power of 66 horsepower at 89 newton meters ng torque, konektado sa dalawang option kung saan pwede ka mamili sa pagitan ng 5-speed manual o 4-speed automatic transmission. Ito isang city car na may 5-door hatchback design na may swabbing steering feel at capacity kahit mas maliit ito kumpara sa karamihang sasakyan. Kung usapang features naman ay nakadepende pa rin ang quality sa variant na mapipili mo. Meron itong reverse camera, 7-inch infotainment system with Bluetooth and aux connections, power windows, central locking, adjustable seats para sa capacity nitong 5 passengers, airbags, door pockets, climate control, digital instrument panel, cup holders, steering wheel control buttons, at motorized side mirrors. Pagdating naman sa interior space ay hindi na rin magpapahuli ang Wigo dahil meron itong sapat na legroom para sa mga regular size Filipinos. Surprisingly, maluwag talaga. At sa safety naman ay meron itong ABS, 3-point seat belts, child lock protection, at anti-theft device. Ang wheel size ito ay R14 na konektado sa front ventilated disc brakes at rear drum brakes with front McPherson strut with coil spring suspension, habang ang likuran naman ito ay may semi-independent torsion axle beam with coil spring para sa mas ligtas at komportabling biyahe. At syempre isa sa pinagmamalaki ng Toyota pagdating sa Wigo ay ang economical fuel consumption nito na aabot ng 15 to 19 km per liter. Number 8, Mitsubishi Mirage Hatchback. Marahil marami ang hindi nakakaalam sa tumamang oil crisis noon na nagsimula noong 1973, kaya naman ito ang naging dahilan ng Mitsubishi para maglabas ng subcompact cars noong 1978 bilang solusyon sa problemang ito. At mula noon, bagamat natigil ang produksyon noong 2003, ay muli itong binuhay pagtungtong ng 2012 dahil sa lumalalang presyo ng ating petrolyo. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit nananatili pa rin sa merkado ang modelong Mirage ng Mitsubishi sa ating bansa na nagsisimula sa presyong 600,000 pesos. Ang hatchback na ito ay merong 1.2 liter 12-valve inline 3-cylinder petrol engine na may decenting power na aabot ng 78 horsepower at 100 newton meters ng torque na konektado sa isang 5-speed manual transmission or CVT. Meron na din itong ventilated front disc brakes at rear drum brakes with front McPherson at rear torsion beam suspension. Sa standard features naman ay meron itong 12 volts outlet, 4-way speakers, 7-inch smartphone link display, Apple and Android CarPlay, automatic climate control, cruise control, eco indicator, cup holders, door pockets, USB port at power windows.
Sinamana din ito ng keyless entry, rear view cameras, steering wheel control buttons, at mas pinapoging exterior dahil sa 14-inch alloy wheels, automatic headlights, folding side mirrors, body-colored front and rear bumpers, chrome grille accents, halogen headlights, LED high mount stoplights, at rear wiper. Pagdating naman sa interior, ay equipped na ito ng 4-way adjustable seats, 6-way adjustable driver seat, cargo light headrest, semi-digital instrument panel, at vanity mirrors. Para sa safety naman ay meron itong active stability control, dual stage front airbags, adjustable front seatbelt anchors, ABS, child safety door locks, hill start assist, latch anchors para sa ating mga babies, 3-point seatbelts, at tire pressure monitoring system. At higit sa lahat, napabilang ang Mitsubishi Mirage hatchback sa ating listahan dahil sa tipid na average fuel consumption nito. Naaabot hanggang 16 km per liter. Number 7, Kia Picanto. Sunod sa ating listahan ay mula sa bansang South Korea na naging best-selling car brand sa Europe mula 2004 to 2006. Nagkaroon ito ng iba't ibang pangalan sa iba't ibang lugar gaya na lamang ng pangalang Morning, New Morning, Eurostar at NASA Surya. Ito ay walang iba kundi ang Kia Picanto na nagsisimula sa presyong 700,000 pesos. Sa ilalim ng hood ng light car model na ito ay matatagpuan ang dalawang variants ng makina. Maaari ka mamili sa 1.0 liter inline 3 mil unit na may maximum power na 66 horsepower at 96 newton meters ng torque, habang isa namang variant ay merong 1.2 liter inline 4 unit na mayroong maximum power na abot sa 82 horsepower at 121 newton meters ng torque, at ang mga makinang ito ay may dalawa ding transmission options kung saan pwede ka mamili sa pagitan ng 5-speed manual transmission o 4-speed automatic tranny. Isa itong 5-seater compact car na may average fuel consumption sa highway na abot sa 25 to 29 km per liter. Kaya masasabi talaga nating small but fuel efficient ang sasakyan ito. Pagdating naman sa exterior ay meron itong 6 color options. Ang gulong nito ay R14 na equipped ng disc at drum brakes. Meron itong chrome accent design, power adjusted side mirror, torsion beam suspension sa harapan, at McPherson strut suspension naman sa likuran. Kasama na din sa package ang mga standard headlights, tail and brake lights, turn indicators, pole antenna at spoilers. Sa loob naman ng sasakyan ay makikita mo ang black plastic with silver accents, 7-inch infotainment system, cup holders, central locking, analog climate control, steering wheel control buttons, at semi-digital instrument panel. At panghuli, for safety features, meron itong airbags, ABS, immobilizer, ISOFIX, at child lock protection. Number 6, Chevrolet Spark. Kung American brand naman ang habol mo pagdating sa lightweight compact car segment, ay pasok sa panlasa mo ang Chevrolet Spark. Ang Spark ay unang nilabas noong 1998 sa ilalim ng Daewoo na pinangalan ng Matiz, bago ito tuluyang mabili ng General Motors at mabigyan na ibang pangalan gaya ng Holden Spark at Holden Spark Barina. Sa ngayon, ang Chevrolet Spark ay may estimated price na 695,000 pesos. Pinapaandar ito na isang 1.4 liter DOHC engine na mayroong maximum power na 98 horsepower at 128 newton meters ng torque, at ito ay front wheel drive na mayroong 5-speed manual transmission o CVT. Meron itong R14 wheels, front disc at rear drum brakes, McPherson strut front suspension, at compound crank rear suspension. Sa exterior naman ay meron itong 8 color options, projector headlight, daytime running lights, chrome grille accents, at halogen multifocal reflector taillights. Pagdating naman sa interior ay meron itong black color finish, 4-way adjustable seats para sa front passenger at driver, semi-digital instrument cluster, manual climate control, 7-inch infotainment system with Apple and Android CarPlay, 6 speakers at power door locks, at syempre, ang isa sa mga selling point ng sasakyan na ito ay ang fuel consumption. Naaabot sa 14 km per liter na medyo mababa kumpara sa iba, pero masasabi pa rin sulit dahil sa mas malakas na makina nito. Number 5, Mazda 2 Hatchback. Kasalukuyang nasa 3rd generation ang susunod sa ating listahan. Ito ang Mazda 2 Hatchback na isang entry-level model ng brand mula sa Japan. Una itong nilabas noong 2002 na binigyan ng pangalang Mazda Demio hanggang 2019. Binitbit nito ang World Car of the Year title noong 2008, habang ito rin ang naging Japanese Car of the Year noong 2014 hanggang 2015. At sa kasalukuyan, ang brand new price tag nito ay aabot ng 1.2 million pesos. Ang 5-door hatchback na ito ay merong 1.5 liter natural aspirated direct injection engine with a maximum power of 110 horsepower at 141 newton meters ng torque na konektado sa isang 6-speed automatic transmission. Ang average fuel consumption nito ay aabot ng 16 km per liter sa mga light urban traffic areas, kaya pasok pa rin ito kung usapang practicality for daily drive and use. Ang alloy tire size nito ay R16 na pareho ng equipped with disc brakes, habang ang suspension nito sa harapan ay independent McPherson strut with rear torsion beam axle suspension. For safety features ay meron itong airbags, ABS, traction and stability control,
parking sensors and camera, seat belts, ice effect child seats, pre-collision braking, lane departure warning, driver attention monitor, blind spot monitoring at rear cross traffic alert. Meron itong standard headlights para sa exterior with manual tailgate, habang interior naman ito ay tadad ng features gaya na lamang ng tilt telescopic steering wheel adjustment, 6-way manual driver seat adjustment, 4-way manual passenger seat adjustment, leather seats, trip computer, power steering and mirrors, power doors and windows, auto dimming mirrors, 7-inch infotainment system with Apple and Android CarPlay, 6 speakers at steering control buttons. Number 4, Mazda 3 Sportback. Unang nakilala sa pangalang Mazda Axela sa Japan, ang Mazda 3 ay isang compact car ng Japanese brand na unang nilabas noong 2003 bilang kapalit sa nauna nitong mga kapatid na Familia, 323 at Protege sa C-segment lineup ng brand. Sinasabing combination nito ng salitang accelerate at excellent dahil sa kilalang performance ng sasakyan sa merkado na kasalukuyan nagsisimula sa presyong 1.5 million pesos. Meron itong 2.0 liter 16-valve inline 4-cylinder DOHE engine na konektado sa isang 6-speed automatic transmission with sport mode at G-Vectoring Control Plus. Meron na din itong electric power assisted steering with tilt and telescopic adjustments, steering control buttons at cruise control. Ang suspension nito ay MacPherson strut para sa harapan habang torsion beam axle naman sa likuran. Ang maangas na alloy wheels nito ay may sukat na R18 na sinaman ng parehong disc brakes, electronic parking brakes at ABS. Meron na din itong bulb daytime running lights, electric sunroof, rain sensing wipers, power windows and doors, power adjust and fold mirrors at dual exhaust tailpipe. Sa interior naman ay meron itong leather material, 8.8 inch infotainment system, USB Bluetooth hands-free connection, smartphone mirroring at Bose speakers. Ang instrument panel nito is 7-inch digital display with dual zone climate control at auto dimming rear mirror. For safety naman ay meron itong airbags, dynamic stability control, smart keyless entry system, parking sensors and cameras, ISOFIX, seatbelt reminder at pedal misuse alert. At ang panghuli ay ang fuel consumption nito nga abot ng 20 km per liter kaya recommended pa rin ito for daily use sa mga standard city driving. Number 3, Suzuki Swift. Unang nilabas noong 2004 ay sumunod na nakapasok sa ating listahan ang Suzuki Swift na panlaban ng Japan pagdating sa mga super mini car segment. Ang Swift ay ang rebadge model ng Suzuki Cultos na unang nilabas noong 1983 at mula noon ay dumaan ito sa ilang facelift at henerasyon hanggang sa maabot ng Swift ang kanilang reputasyon dito sa merkado ngayon na nagsisimula sa presyong 898,000 pesos at available sa limang nagagandahang color options. Sa ilalim ng hood nito ay makikita ang 1.2 liter 16-valve inline 4 gasoline engine na kaya maglabas ng power na 82 horsepower at 130 Nm ng torque with an average fuel consumption of 16 to 21 km per liter. At para sa 2022 models sa ating bansa ay available lamang ito sa 4-speed automatic transmission kaya naman paniguradong relax ka lang sa lahat ng traffic na yung madadaanan kung matik ang napili mong variant. Sa exterior nito ay makikita ang maangas itong front grille, fog light, daytime running lights at R16 wheels na pinaresa ng ventilated front disc brakes at rear drum brakes. Ang suspension naman ito sa harapan ay MacPherson strut habang torsion bar suspension naman sa likuran. Ang 5-seater 5-door hatchback minicar na ito ay merong mga standard features gaya ng engine immobilizer, mobile phone connectivity, 7-inch infotainment system, airbags, central locking, climate control, steering wheel control buttons, semi-digital instrument cluster at black with chrome accent interior finish. Number 2, Suzuki Espresso. Isang city car na may crossover design. Itong Suzuki Espresso na kilala sa merkado bilang isang micro SUV o mini crossover. Ang Espresso ay may sangkap na high tensile steel kaya panigurado ang tibay. Lalo na't ini-export ito sa lumalaking merkado ng mga sasakyan sa bansang Africa, Southeast Asia, South Asia, Latin America at Middle East hanggang sa makarating na ito sa Pilipinas noong taong 2020. Ang sasakyan ito ay pinapaandar ng isang 1.0 liter K10B gasoline engine na may kakayahang maglabas ng power na abot sa hanggang 67 horsepower at 90 Nm ng torque at konektado sa isang 5-speed manual transmission. Mas mataas kumpara sa iba dahil mini SUV nga ito ayon sa Suzuki. Sa exterior naman ito ay makikita ang mala Renault Kwid na design na merong skid plate at silver accent sa grille. Front fenders at R14 alloy mag wheels with two-tone colors. Front disc brakes at rear drum brakes at ang suspension man ito sa harapan ay MacPherson strut with coil spring and stabilizer bar habang ang likuran ay equipped ng torsion beam with coil spring. Ang interior ng 5-door 5-seater mini crossover na ito ay may black finish with silver accents, air conditioning, digital instrument cluster, touchscreen audio controls, USB connections, airbags, fabric and leather seats cover with adjustable passenger and driver seats. Tigit sa lahat ang pinaka
selling point ng modelong ito ay ang price tag nitong 588,000 pesos lang with an average fuel consumption na 22 to 25 km per liter. At bago natin na-reveal ang top spot ay comment mo naman below kung anong paborito mong hatchback na matipid sa gas. Sa top spot natin nandito ang number 1, Suzuki Celerio. Isang hatchback mula sa Suzuki na unang nilabas noong taong 2008. Ang Celerio ang naging global nameplate ng modelong ito na unang nakilala sa original badge name nitong A-Star o Alto hanggang sa tuluyan na nga itong mapalitan noong taong 2014. Ang Suzuki Celerio ay pinapatakbo ng 1.0-liter K10C dual-jet inline 3 gasoline engine na may maximum power na 66 horsepower at 89 Nm ng torque. Konektado ito sa isang 5-speed manual transmission o di kaya naman ay sa isang auto gear shift o AGS, automated manual tranny. Equipped na rin ito ng dual airbags, ABS at electronic stability control. Ang wheel size ito ay R15 na may kapares na ventilated front disc brakes at rear drum brakes. Ang front suspension nito ay MacPherson strut habang torsion beam naman sa likuran. Lalo pang pinagwapo dahil sa exterior nitong medyo hawig na sa Suzuki Swift. Sa kasalukuyan ang starting price point ng Celerio ay nasa 708,000 pesos. Pero siguradong bawi ka naman sa matitipid mong gasolina lalo na't may average fuel consumption nito na abot hanggang 16 km per liter sa city at 28 km per liter naman sa highway. Please share this video kung nagustuhan nyo at i-comment nyo naman yung feedback nyo below. Maraming salamat sa panonood.